ka slam, Pinoy slam dunk highlights at your service. Andito na naman tayo upang maghatid ng mga usapin o kaya balita tungkol sa mundo ng basketball. Kung bago ka lang sa panonood ng mga videos ko, don't forget to like and subscribe my channel. Salamat din sa mga walang sawang sumusuporta sa akin. Halina at magsimula na tayo mga kaslam. JP Aram ay babalik ulit sa koponan kung saan siya unang na-draft. Si JP Aram at ang TNT katropa ay magkakasama ulit ngayong Philippine Cup Conference. Ito ang koponan na kumuha sa kanya bilang number 15 overall pick noong 2013. Ngunit nang sumunod na taon siya ay na-trade sa Blackwater Elite. Ang trade na ito ay naging kapaki-pakinabang sa kanya. Doon nahubog ang kanyang laro at naging isa siya sa mga pinakamahusay na big man sa PBA at kalaunan ay naging part ng Gilas Pilipinas. Sa Blackwater, si JP Aram ay naging consistent double-double machine at nanalo pa ng Defensive Player of the Year noong 2018. Kalauna naman ay nakuha siya ng NLEX noong December 2018 sa isang 3-team trade na kinasasangkutan din ng TNT at Blackwater. Sa inulat ni Jerry Ramos ng Spin.ph, ipapadala si Aram at isang future na first round pick mula sa Blackwater patungong TNT katropa. Samantala, ang Blackwater Elite ay makukuha nila sina Ed Dockiwal, Marion Magat, at isang future first round pick mula sa TNT katropa. Mapupunta sa NLEX si Anthony Simrad at isang future first round draft pick mula sa Blackwater at TNT katropa. Magiging teammates sa TNT ngayon sina Bobby Ray Parks, Jason Castro at JP Aram. Susubukan ng TNT na kumuha ulit ng isang kampyonato sa Philippine Cup at naglalayong wakasan ang 5 years drought PBA title. Para sa inyo mga kaslam, ano ang magiging epekto ng trade na ito hindi lang sa mga team na involved sa trade, pati na sa buong PBA? Comment down below mga kaslam. At yun lang po muna. Salamat sa panonood. Don't forget to support my channel. Please like and subscribe mga kaslam. Take care and God bless.